Mistulang agawan po ng bangkay ang nangyayari ngayon. Sa pagitan po yan ng mga naulila ni National Democratic Front of the Philippines Peace Consultant at chairman ng grupong anak pawis na si Randall Carandi Echanis at ng pulisya. Binawi kasi ng mga pulis ang bangkay ni Echanis sa Puninarya dahil iniimbestigahan pa nila kung totoong kay Ikangay Carandi ang bangkay na yan. Pero giit ng pamilya ni Echanis, sa kanya nga ang bangkay. Nakatutok si Emil Sumangin. Natagpo ang patay kahapon sa loob ng inuupakan niyang bahay sa Novaliches, Quezon City, ang sinasabing peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP na si Randall Carandi Echanis, 72 taong gulang. Si Echanis din ang chairman ng grupong anak pawis. Batay sa death certificate, tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Sa crime scene, natagpuan ding patay ang isaumanong kapitbahay ni Echanis. Pero ayon sa QCPD, ibang mga personalidad ang napatay at hindi umano kabilang dito si Echanis. Kinilala nila ang mga nasawi na sina Louis Tagapia at isang Manuel Santiago batay sa mga ebidensyang nakalap nila sa crime scene. Ayon po sa landlady ng apartment po na inuupahan po ni Manuel Santiago, siya raw po ay nagpakilala si Manuel Santiago at meron pong ID na pinakita po, sir. Kay Manuel Santiago rin daw nakapangalan ang renta ng apartment ayon sa QCPD base sa mga dokumentong nakuha nila na hindi ipinakita sa GMA News. Pero iginit ng mga naulila ng dating NDFP peace consultant, si Carandi ang natagpuang patay. Ipagpatuloy natin ang laban ni Carandi Lechanis. Sa ngayon, hindi pa po pinapakita ang bangkay. Video message lang po na pinakita sa akin ang mukha. Ang kahilingan namin na akong asawa, makita ko man lamang siya sa huling sandali na kanyang buhay. Kagabi, dinala sa isang funeral parlor sa Quezon City para iburo lang sinasabing labi ni Carandi. Pero pagsapit ng hating gabi, dumating ang ilang pang mga taga QCPD sa punerarya at kinuha ang bangkay. Ito po ay binawi rin po ng Pink Petals Funeral Services na inasistihan naman po ng kapulisan po namin from La Loma Police Station. Napaniwala po nila yung supervisor ng Pink Petals Funeral na meron po silang release order from CDU, kaya po naitakas po nila yung bangkay po. Isa itong malinaw na forma ng panghaharas. For them to require and to hold the body back again, there should be a court order which was not presented to the family and to the legal counsel of the deceased. The PNP has no basis whatsoever sa lahat ng mga sinasabi nila. If they want to have an investigation conducted, we will not hamper any investigation. Ayon sa QCPD, hindi dapat inialis ang bangkay sa punerarya dahil hindi pa sila tapos mag-imbestiga. Ang QCPD po ay kailangan po ng proof na talagang si Echanis at Manuel Santiago ay isa po. Inihikayat po namin ang mga kamag-anak o pamilya na makapagtulungan po dito sa Criminal Investigation and Detection Unit, dito po sa QCPD, para po malaman po talaga kung si Echanis at Manuel Santiago ay isa po through fingerprint or DNA test po. We are studying our legal remedies, ano? But for now, what is clear is that they can be liable for damages for holding the body against the wishes of the family. Ayon sa anak pawis, nakatakda sanang magsagawa ng independent autopsy sa bangkay. Inaresto rin kagabi ng pulisya at nakatakdang kasuhan ng obstruction of justice ang paralegal officer na si Paulo Colabres matapos makialam umano sa police operation. Anong obstruction of justice ang ginawa niya? Ang harangin, ang pag-release ng patay, ang mag-assert ng kanilang karapatan. He has a right to do that because he was assigned as a paralegal of the deceased. Kanina, nagkilos protesta ang anak pawis sa tapat ng Commission on Human Rights para kundinahin ang pagpatay at pagkuha sa bangkay ni Echanis. The wife already verified and confirmed na husband niya yung namatay, husband niya yung kadaver. From there, you should respect the decision of the wife. Mahirap ba yung gawin? Under the police operational procedure, under the civil law, it is always the decision of the family. Mariing ding ikinundina ni Joma Sison, Chief Political Consultant ng NDFP ang pagpatay.
Nanawagan naman ang Free Legal Assistance Group of FLAG na ibalik ang katawan sa pamilya ni Etchanis. Sabi ng FLAG, walang legal na basihan para kunin ng QCPD ang bangkay. Dapat din daw hayaan ng pamilya ni Etchanis na ipa-autopsy ang bangkay sa gusto nilang forensic pathologist. Ipinag-utos na ni DILG Secretary Eduardo Año sa PNP na imbestigahan ang pangyayari. Pati si Justice Secretary Menardo Guevara, inatasan na rin ang AO 35 Task Force on Extrajudicial Killings na bumuo ng investigating team para rito. Ang palasyo naman, nanawagang hintayin ang resulta ng investigasyon. Antayin po natin ang investigasyon ng pulisya dyan. No? Ito naman po ay kaso ng murder o homicide at inimbestigahan po yan ng ating kapulisan. No? Huwag sana pong mabilis magbintang sa gobyerno dahil ang CPP-NPA, nagkaroon din naman po sila ng karanasan na sila-sila nagpatayan. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.